Hello po. Good day to us all po. Part 9 po to dun sa ginagawa kong content na Season 5, What is Written Truly Happened. Thank you po sa lahat ng tumatapos ng content ko. Thank you din po sa lahat ng nagpupuso. Sana po tapusin niyo po talaga kasi magbubus po ulit ito sa faith natin ng bawat isa sa atin. Ang context ko po dito sa mga season 5 ko na to na What is Written Truly Happened, yun pong mga gesture, yun pong mga magagandang halimbawa na pag-uugali na pinakita natin Panginoong Jesus nung tinatapos na po yung ministry niya na halos tumagal ng 3 taon bago po siya bumalik sa taas, sa langit. Para po sa akin guys, number 9 po itong pag-imbita ng Panginoon kay Nicodemus. Si Nicodemus po ay isang matanda na para po siyang isa sa mga leader ng Sanhedrin. Yung po yung mga monk, yung po yung mga pare nung panahon na yon sa Israel. So, kahit po matanda na si Nicodemus, inopen po ng Panginoon yung imbitasyon. Ini-invite po siya ng ating Panginoon, ng ating Creator, na sumama sa pangangaral, sa mga magiging apostol ng ating Panginoon. Kaso nga po, hindi po nagkaroon ng pagkakataon si Nicodemus na tanggapin yun. Pero naiintindihan po yun ng ating Creator. Kasi nga po, medyo matanda na si Nicodemus. Ang pinakamaganda po doon, inimbita siya ng ating Panginoon. Nagawan ko na po ito ng content. Medyo mahaba nga po itong tungkol kay Nicodemus. Kung sino pong gustong makita tong content ko na to, ang haba po nito, hanggang 16 po yata tong part. Kasi hinimay ko po yung pag-imbita talaga ng Panginoon kay Nicodemus, isa po siyang pare. Matanda na po tong tao na to. Ibig sabihin po, para po sa akin, ang POV ko po dito sa pag-imbita ng ating Creator sa isang matandang pare na to, kahit matanda ka na, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong talagang 1,000% ay maglilingkod ka sa kanya. Kasi po nakita din po ng Panginoon ang paglilingkod ni Nicodemus mula pagkabata, talagang naging mabuting tao din po itong matandang to. Kaso nga po kasama po sa dun sa mga nasa templo at saka medyo matanda na din po siya. Ibig sabihin po, ang Panginoon po wala po siyang pinipili. Tinatawag niya po talaga kahit matanda o bata. Napakaswerte po nitong si Nicodemus kasi talagang nakita niya, nahawakan niya, niyakap siya ng Panginoon. Thank you po, sundan niyo pa po. To God be the glory po. Thank you po for watching and God bless us all po.